Bye-bye. Pasok na. Habang wala pa si Marco at nasa school siya, pumunta muna kami ni ate ng Pure Gold. Malapit lang naman dito. Maghahanap na lang kami ni ate kung ano pwede namin pagmerendahin doon. Hindi na lang tandaan kung nasaan kasi sa may bandang kaliwa ang Iglesia ni Cristo, sa may bandang kanan naman ang Pure Gold. Kaya madali lang siya matandaan. Nandito na pala kami sa Pure Gold Tagapo sa may Santa Rosa. So ayan, maghahanap na kami ng aming pwedeng pagmerendahin ni ate. Meron naman dito, meron naman dining, wala lang, magpas na. Merong McDonald's, at dito, meron naman po dito corner, at dito sa may bandang kanan uli ay marami kang makikita din na pwedeng pagmerendahin. Meron Shawmay King, may shawarma, may lugaw, ayan. So ayan, merong lugaw, meron pa siyang noodle house, at meron din buko. Yan, sabi ko kay ate, maglugaw na lang kami. Kaso, ang sabi niya, maglulugaw na nga ang init-init. Kaya, ayun nga. Ayan, meron siyang shawarma, buy one, take one, kung gusto mo rin ng may kanin. Walang nagustuhan dun si ate, kaya ang bagsak namin ay napunta na lang kami dito sa may McDo. Marami naman yung fries, tsaka marami rin yung yelo. Mas marami pa yung yelo kaysa sa soft drinks. Pero gusto ko sa McDo ang kanilang cheeseburger tsaka fries kasi madami. So ayan, nandito na kami sa malapit sa school nila Marco. Dito nga pala ang kanilang court. Habang ako'y mag-aantay, nandito ako sa may court. Si ate na iwan sa e-bike. Ayaw niya sumama dito. So ngayon, dito na lang ako mag-aantay. Marami palang batang naglalaro dito. Ayan, marami ka rin makikita mga kananay. At marami ka rin mga kamaritisan dito. May daanan din dyan, no, sa may bandang kaliwa. Ayan, dyan. Doon sa may may daanan din doon. Kaya ngayon, ang gagawin ko ay mag-aantay na lang na magsilabasan ang mga bata. Ayan, habang nag-aantay tayo, pwede ka dito mag-basketball o kaya meron dito nagsusumba. So, ayan, labasan na nila. Ayan, yan ang kanilang teacher na si Ma'am Jane. Pagpasensyahan nyo na kung may naririnig kayong ingay ha, kasi may nagpapagawa dito sa kabilang bahay. So ayan, sabi ng teacher niya, meron daw silang, palibring gupit. At ang aking alagay, ayaw daw niya magpagupit, kaya hindi na lang daw niya pinagupitan. Ayan, asan na ba yun? Ayan. Asan na? Hi, pagupit tayo ha. Huy! Aka na si Mama na. Di ba yan? Tara na! Diyan pala kami nagpa-park ni ate ng e-bike. So, pag nagsusundo kami, dito kami nagpa-park. Minsan, dun kami sa may kabila. Diyan palang bukas na gate na yan ay merong swimming pool. Kaso nakausap ko si kuya na nagbabantay daw ay hindi na daw sila nag-ooperate kasi nga daw ay minsan daw ay walang tao. So ayan, dyan sa may bandang kaliwa ay andun si ating nag-aanta. Meron kaming madadaanan dito ang pagupitan. So ayan, sabi ko kay Marco, tayo ay magpagupit na dahil napakainit ng panahon. So ayan, nakaupo na siya. Sabi ko sa kanya, huwag siyang malikot kasi papangit ang kanyang gupit. So ayan, pagtingin ko sa kanya kanina, tawa lang ng tawa. Ang bayad pala dyan ay 80 pesos. Meron kaming pinapagupitan din dati. Doon naman ay 70 pesos kaso maraming nagpapagupit kaya umalis na lang kami doon. Dito pala sa tapat niyan ay merong Alphamart. Katabi ko lang pala dyan si Marco kasi hinahawakan ko yung mukha niya kasi sabi niya mama kikiliti ako, nakikiliti kasi siya sa razor kaya binabantayan ko siya. Ito pala ay naka-aircon, so ayan, nag-aantay tayo ng matapos ang aking alagang bata. Ayan, tinitingnan ko yung mukha niya, sabi ko bakit lagi kang nakasimangot. Nung bata pa si Marco, ang buhok niya talaga ay kulot, so dahil lagi ko siyang napapagupitan, ang buhok niya ay naging straight. Ayan, napaka-pogi ng anak ko. Ah, pogi talaga ng anak ko na yan. Sabi ko, napaka-pogi mo naman. Ayan, tapos na kami magpagupit. So, ayan, salamat sa panonood.